Janice, may mga nagpapa-booster na ba dyan na 3 months na nakatanggap ng primary vaccination? Ella, nandito nga tayo ngayon sa West Arena na isa sa 5 vaccination venues na inilaan yung Valenzuela LGU at tinanungan natin yung mga vaccination organizers dito. At ayun nga sa kanila, ayan, nasa 5 pa lang yung mga nagpunta rito para magpa-booster na nakatatlong buwan na ng kanilang interval ng kanilang primary vaccination. At karamihan pa rin sa mga nagtutungo dito ay yung mga magpapa-booster na naka-6 na buwan na ng kanilang primary vaccination. Gayunpaman, inaasahan pa rin nila na sa mga susunod na araw ay dadami niya ang mga magpapa-booster shot, lalo't pinaiksi na ang interval nito ng 3 buwan na lamang. Sa mga nais magpa-booster o kwalipikado na magpa-booster shot, magtungo lamang sa mga vaccination site na inilaan ng Valenzuela LGU na makikita sa kanilang Twitter at Facebook page. Bawat vaccination site ay may nakalaang 800 booster dose at first come, first serve basis ang kanilang ipinatutupad. Dalhin at ipakita lang ang inyong voucher QR code at vaccination card. Sa mga nakatanggap naman ng primary vaccine sa ibang lungsod o lugar, magdala ng government-issued ID at primary vaccination card. Sa mga may comorbidity naman, magpakita lamang ng medical certificate at a primary vaccination card. Sa mga makakatanggap naman ng booster shot, bibigyan pa rin ang mga ito ng panibagong vaccine card bilang katibayan na naturukan na ito. Bukas naman ang mga vaccination venues ng Valenzuela LGU Lunes hanggang Linggo simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At Ella, ay mamaya titingnan din natin yung ilang vaccination venues pa ng Valenzuela City, maging yung ilan pang vaccination sites sa mga LGU sa Metro Manila para makapagbigay nga ng update patungkol dito sa pinaikling interval ng booster shot ng mga COVID-19 vaccine. Ella? Alright, maraming salamat, Janice Inhente, live na nagulat mula sa Valenzuela City.